Magandang araw mga kaibigan. So, pag-usapan natin ang panibagong anomalya na kinasangkutan na naman ng isang pulis. Halos walang hinto ang mga anomalya ng ating kapulisan mula sa Cebu, punta sa tanim ebidensya, torture. Ito ngayon, ibang anggulo na naman, gun running, negosyo armas. So yung iba, tanim armas, ito naman, benta armas. Okay, ang detalye niyan, tatalakayin ko mamaya, ulitin ko lang yung panawagan. Baka gusto nyong magkaroon ng part-time job sa inyong mga bahay, kailangan lang college graduate kayo, may laptop at internet, and then edad nyo 50 years old pababa. So kung interesado kayo, i-text nyo itong aking anak, Johnny Macanas Jr. 0927-930-5257. Ang anak ko, nagtratrabaho sa isang multinational company, London-based ang company na ito, marami silang kailangang part-time employees. Okay, dito na tayo sa issue. Benta armas, police na naman. Sa Philippine Star na headlines, Marikina cop sack for gun running. Tinanggal na sa pwesto ang isang police dahil nagbebenta ng armas. Okay. So, si Eastern Police District Director Brigadier General Wilson Asueta ordered the administrative relief of Corporal Carmelo Frias. Ito po, yung police na na-involve. Corporal na. So, medyo matagal-tagal na ito sa servisyo. More than 5 to 10 years na. Na-disarmahan and then na-reassigned sa Personnel Holding and Accounting Unit of Marikina Police. Okay, so General Frias has already initiated free charge investigation. General Asueta pala, hindi Frias. Frias yung police corporal na na-involve. So, nag-order na si General Asueta, yung Eastern Police District, na nakakasakop sa Marikina Police pre-charge investigation. Okay. Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, ang nag-conduct ng entrapment operation para mahuli itong si Corporal Frias. Kasi natunugan po ng CIDG na itong si Frias at kasamahan niya nagbebenta ng armas. So, kahapon na ispatan o nakita ng CIDG agents itong si Corporal Frias sa Arms Corps firing range sa Barangay Fortune in Marikina. So, nung nakita nila, yun na, initiate na sila ng entrapment operations. Ito, ang nahuli yung dalawang cohorts, dalawang civilian na alalay ni Corporal Frias. So, itong dalawang civilian identified as Jeffrey Dimaano, 30 years old, and Joey Espanya, 47 years old. So, entrapment, ano? So, na-aresto itong dalawang civilian cohorts, alalay ni Corporal Frias, at nakuha sa kanila ang 45,000 mark money. Kasi siguro itong mga CIDG agents nagpanggap na buyer ng armas. So, aside sa 45,000 mark money na pambili ng armas,
Nakuha rin dito sa mga suspects, mga tauhan ni Corporal Frias, ang 9mm pistol, dalawang cellphone at isang motorcycle. Ang problema, according to this report, nakatakas si Corporal Frias. Hindi nila nahuli sa akto sa pagtanggap itong bribe money. But later on, kung saan nila nakuha si Frias, wala na, dinis Armani nila, siguro sa bahay na, and then, yun na, relieved sa kanyang kung ano man ang designation niya, nasa holding section na lang at hinihintay ang resulta ng investigation. So, ito, magbibigay ako ng comment. Ito ang masakit sa kapulisan dahil maraming na-involved na kapulisan sa mga ganitong kalokohan. Benta ng armas o kaya ay kotong, abuso, shabu, torture. Karamihan, relieved sa pwesto at ilagay sa holding section. Habang nasa holding section, nako, walang trabaho at sumusweldo yan. Hayahay kung sa Bisaya, dawat limpyo. Okay lang sana kung ang investigation mabilis. 1 month, tapos ng investigation at may resulta na para matanggal bawa, no? Ito ang masakit sa pulis. Marilig, holding section, tumatanggap ng sweldo ang tagal ng investigation. Sino mag-investigate? Itong IAS, Internal Affairs Service, na karamihan sa naiimbestigahan ng Frias, IAS, after na na-recommend, nako, hindi na mamonitor ng IAS kung anong nangyari sa kanilang ni-recommend. At ang masakit nito, according to Congressman Kernel Busita, marami ang naiimbestigahan, either nadidismiss ng kaso or kung naparusahan man, natanggal, ano? O na-demote, nakakabalik. Kaya, in-open up ito ni Congressman Cornel Busita sa isang hearing sa House tungkol sa mga kalokohan ginagawa ng pulis na gusto niyang makatanggap ng report ng IAS o yung PNP headquarters kung ano na ang nangyari sa mga ni-recommend ng IAS for punishment. Kaya itong si Corporal Frias, wala ito. Mahina pa itong ginawa na relief. Kasi baka maisama lang siya sa, what's this, yung statistics na hanggang record lang siya mamaya. O, tingnan niyo si Mayo. Police Master Sergeant Mayo. Panaw ni Tatay Digong, yan na. Pinangalanan na yan, na-relief na yan, naitapon na kung saan naitapon. After mga 1 or 2 years, nakabalik sa PDEG. Silang dalawa ni Ibanez, nakabalik. Tapos, nagpakita ang gilas. Nakahuli ng itong last year lang, May 2022, nakahuli ng 11 kilograms of shabu. Nako, naging hero pa. Ang naging ano siya eh, inawardan siya ni General Danaw noon as best non-commissioned officer of the year. So klake siguro yon ang natanggap. Only to find out, ninja ka para. So, ganoon po ang nangyayari sa ating kapulisan. So, I don't know kung kailan nila ma-improve ang kanilang sistema. Kasi according to Napulcom Deputy Chairman Bernardo, Attorney Bernardo, systemic ang problema sa kapulisan. Ibig sabihin, systemic. Yung within the organization, may mga pamamaraan sila na paulit-ulit na lang. Ito na, yung in-explain ko. Systemic yan. Hanggang relief lang karamihan pulis na masasangkot sa kalokohan, mamaya, nadidismiss, nakakalimutan,
baker-baker, palakasan, tinutulungan ng mga amo nila. Then, yung pulis na gumawa ng kalokohan, eh lalong tatapang gagaw ng kalokohan kasi hindi siya tinablan. So, sana naman, mahinto na itong ganitong halos araw-araw na lang may masamang balita sa pulis. Sana darating yung panahon na wala namang perfectong organization. Kailang hindi itong araw-araw. Sana mabawas-bawasan na yung issue, anomaly involving itong ating kapulisan.